palatukuran sa pagtuo. Pulong niya buhi, masaligan ko pagkaon sa kalagko ang makikampit, buskon sang Ginoo. Ang tinapay sa kabuhi. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Magapakig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton na palatuntunan sa kahanginan, tinapay sa kabuhi. Nagapasalamat kita sa Iglesia San Doane Baptist Church na naghatag sa aton sa pinasayi nga kahanginan nga mapahayag ang pulong sa Ginoo paagi sa aton family daily devotions. Gani, iama naton ang aton mga kaugalingon sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang aton manughambal subong, isa ka missionary emeritus sang Christ for the Philippines Missions Agency, kag subong man, radio pastor sang tinapay sa kabuhi Gospel Radio Ministry. Ihatag na ito ng tion sa kay Pastor Pert Alparaque. Mga abyan, welcome liwat sa atong palatuntunan tinapay sa kabuhi. Yara naman yung lagad, Pastor Pert Alparaque, nga nagpasalamat gid nga makaservisyo ako sa inyo, makalagad ako sa inyo, pagi sa pagdala sang mga pulong sa atong Ginoo. Kaginsuguran naton diri ang tama ka-exciting gid nga topiko. Ginasabat naton diri ang pamangkot, who is Jesus Christ? Nga nasugod kita sa atong pagtuon, nanungod sang sugilanon nga ginhambal diri sa atong, ginsulat sa atong diri ni Kierkegaard part sa atong hari, nga tungod sa dako niya nga gugma nangin nag-decide siya nga min magsulob siya sang dagway sa isa kaimong na tao. God lamang nga may gugmaan siya sa itong babae. Kag ina-picture na ni Jesus, nga ginbayaan niya ang ikinariya ng himaya. Kag nagsulob sang dagway sang tao tungod sa iya gugma sa aton. Kag ang katapusan nga ginhambala natin diri nga ini si John, nga amo ang mga sugid sa atong kung sino si Jesus. He will tell us who Jesus is. Amo isang disciple nga malapit gid sa Ginoo. The disciple that is close to Jesus Christ, who has an intimate relationship with Jesus Christ. Oh. So, join us sa mga tuon kita sa mga butang nga nibaluan ni Juan parte sa Ginoo. Nasaksihan niya ang mga dalagko nga milagrong inhimo sa Ginoo, ang mga patay nga ginbanhaw ni Ginoo, bisan pa si Lazaro nga ginbanhaw niya, ang mga nagamalasakit nga ginpangaayo niya, mga piang, mga bungol, mga bulag, ang mga tao nga ginagamhan sa malayong espiritu, ginpanabog ini sa Ginoo, ini tanan na saksihan ni Juan. Jesus witnessed all these things. Kaya mo ini siya magasugit sa aton pati kay Jesus. So, out of these memories, and by the Holy Spirit, of course, John will tell us his personal story of the life of Jesus Christ. De, garantisado na niya, kahit ang magasugid sa aton, amo ang isa na nga kilala gid sa Ginoo, nakatandog sa iya kamot. Kag, in many instances, nakasaksi sa mga milagro nga ginhimo sa aton Ginoo. Ang sentro nga pamangkot nga aton pagka talakayon sa sining nabili natin nga tiyon, who is Jesus Christ? Kag si Juan, amo ang magasabat sa nga pamangkot tungod siya among isa sa labing malapit sa aton Ginoo, the Apostle John, no? Oh. John answers the question by portraying to us who Jesus Christ is. That the Lord Jesus Christ is the central figure of history. That He is the center of God's plan. We will find that out later on. That Christianity, according to Apostle John, is not just a philosophy. It is not just a body of teachings. Of course, it's filled with teachings. But when you talk of Christianity, you are dealing with a person. We are dealing with a living person. So that's why, sa masamigin na siling natin na diri, that our
faith is not founded on a principle or in just a philosophy. It is founded upon the living person of the Lord Jesus Christ, the one who left heaven's glory and became like us to save us from our sin. So, amo ini. Ang isugid ni Juan parte sa aton, no? Parte kay ni Jesus na nakilala niya. Kay kon ang matuogit nga kon if you leave the person of Jesus Christ out of Christianity and leave only his teachings, ang Christianity hindi ini maging successful. Kung kuhaon naton ang persona ni Kristo Jesus sa ginatudlo naton, kaibilin talang ang iyong mapagtudlo. Importante nga siya gid nga makilala naton siya personally. Christianity is not merely about what Jesus taught, but it is about Jesus Christ Himself. Gani ginatagaan naton emphasis ang personal relationship with the person of Jesus Christ, no? Ang importante gid. No person could deny this, that he was the most extraordinary, the most influential, the most kabignat na yang revolutionary individual to live in the stage of human history. Namo sa malibro na sulat, mga kalantahon nga gin-compose, mga drama that were written about him. Why si magalabaw sa aton Ginoo? And this book, the Bible, still the number one book about the Lord Jesus Christ. Gani may nagasiling ako nining Bible nga ini, transform ni mo ini sa isa ka tao, isa ka persona. The person that will come out is the person of Jesus Christ. Because that is the theme of the Bible, even from the Old Testament. All nga gina-portray na dito is a picture of Christ. Even the ark. Oh? That ark is the picture of Christ. Nga nagluwas at umadamo ang mga tao. Kag ang mga ginsiling ako last time, ang mga ginahalad nilang offering is a symbol of Jesus Christ, who later on will come sacrifice for us. So at one time, siling ni Juan, sa nagapadulong atong Ginoo sa niya, behold, the Lamb of God, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Atong mga lambs nga ginahalad nila sa Old Testament was a picture of Christ who will be coming to offer His own life as a sacrifice for our sin. That is Jesus Christ. Have you ever wondered why history, why Jesus Christ occupy a unique plan? Amo ini mga rason. Why He does not fade as takaron? Labas yapon ang mensaheng ginawali naton para to saya. Why He is the most influential person in history? These are the reasons hinadag na kon sa inyo. Why He is the most powerful personality ever who appear on this earth, on this planet earth? He must be more than just a man. Gani, makonclude na ito nga ini siya, hindi lang kay tao. Makasubo ba lang nga may iba niya nga muna ilang paghilala nga si Kristo tao lang? Isa ka dibati nga ginhiwat against one nga way nagapati si Kristo Diyos, isa yan nagapati. There was only one strong argument nga ginhatag sa itong pastor iya nga nagapati nga si Kristo Diyos. Maging kuha niya sa Old Testament from Jeremiah, nga ang Diyos nga si Yehovah manunuga, the Creator. And then He proved to them that Jesus Christ also is the Creator also. Hindi lamang siya tao, kundi manunuga siya. Kag siya, amo ang nagtugas ang tanan niya butang, upod sa may kag sa balaan niya Espiritu. So that was a strong argument. That's why we have that song which says, the great Creator became our Savior. Why is He God? Because He is the Creator. Created the heavens and the earth together with the Father and the Son and the Holy Spirit. Ganit sa pagtugas ng tao na anong siling dirang basa natin,
let us make man. Tatlo sila aragid. Hindi nga tatlo ka Diyos ba? Muna mabudlay natin nga konvensyon sa tao. Hindi tatlo ka Diyos, kundi isa ka Diyos. One deity, one divine deity who reveal himself into three persons. Di makaya yun ha? Masarangan na yun sa Ginoo. And the one man member of the deity is Jesus Christ and the Father and the Holy Spirit. Three of them created universe. That's why he is also the creator. Di anon mo, lain-lain yang sabat sa itong isa yang huwag nagapati nga si Kristo Diyos sa pagkalayo sa kamaturan nga ginasiling sa babalaan kasulatan. So, ginasiling natin kayo na that Jesus Christ is more than just a man. Kapamatura natin na that Jesus Christ is God. Apostle John, nga mong aton na rin saksi. Nga mga pamatuod sa aton, kaya tinagupo sa Ginoo mo. Nasaksihan niya nga mabutang. Ang ginasugid niya sa aton. And Jesus Christ, John, the Apostle John, tells us in clear and uncompromising terms who Jesus is, that Jesus Christ is God. To John, sa kay Juan, we knew Jesus Christ as an intimate person, no? He lived and talked and traveled with him and watched his life. Among si John, nga nagapanaksiyon sa aton, nagpuyo siya po sa Ginoo sa sobra tatlo, 3.5 years. Nagsigilan sa Ginoo. They traveled together in Palestine with him and nasaksihan niya sa ginsiling na akong din, nasaksihan ni John ang mga milagro nga ginimo sa aton Ginoo. That he is the resurrection and the life. That Jesus Christ conquered death. Nasaksihan niya ni Juan. He had the opportunity to observe the life of this man. God who became man. Hindi lamang amoy na. Here is, we find John. Naghimo sa niya conclusion. Concerning Jesus Christ. And he said, Jesus Christ is not just man. Yes, matuod man siyang tao, kaya napakatao siya. But he is also God. He is also God. How does John make this case very clear to us? Pautian natin siya. Maiwai naman kita sing witness nga makasugid pa sa atun sing tama ka strong at testimony kundi ini siya si Juan. Because he was very close to Jesus Christ. First, so 1 versículo 14, it tells us that Jesus Christ is the Word, no? Open your Bibles to this, John 1:14. Rihan, familia na kumusta ninyo mga passage. Siling ni Juan dere, ni Apostle John, kagang pulong ng inunod, kag nagpuyos sa tunga naton, puno sa bugay, kakamaturan, nakita naton ng iyahimaya, ang himaya nga isang bugtong anak sang Diyos. He tells us that Jesus Christ is the Word who became flesh. Sa original Greek ining logos nga ini, o kung word, or means word, it is the expression, God's expression of Himself. The word here is a symbol of either written or spoken. Either a thought cannot be communicated until it is put to words. So nobody knows who God is and what God thinks until He tells us that this Logos, which is the Word, is Jesus Christ. In the same manner, Jesus Christ came among us as a man to let us know who God is. Tiyawaling tuyo diri. Kay mabudlay man naton nga maintindihan gid kun sino dining pulong ani ning logos nga ini until Jesus Christ became man. There we found out that this logos who is Jesus Christ, the word who is Jesus Christ can be understood because he became man. He is God manifest in the flesh. I hope you are following me. Sa Colossians kapitulo 1 versikulo 16 sulat ninyo ini nga reference. Colossians 1:16,
He is the image of the invisible God. De? Siya ang dagway sa hindi makita nga Diyos. Meaning to say, He is God manifest in the flesh. That He is God incarnate. That if you want to see God, look at Jesus Christ. Because He is God manifest in the flesh. And the Word was God. One. Di ba? 1:1 versikulo 1. Sa ginsigura namang pulong, silindra sa versikulo 1, ang pulong kaupot sa Diyos, o kung kapaulong, ang pulong kaupot sa Amay, kagang pulong, Diyos. Ambot kung may ban pang aklaro dira. Ngayon yung pulong, Diyos ini. Logos. Not just a written word. But a living word. In the person of Jesus Christ. Oh. So, that's why we say that Jesus Christ is God manifest in the flesh. He is the Word, and the Word was God. Nabudlay na inang liwat doon po na nato niya kamatura, no? In those last days, God had spoken to us through His Son. Sa Hebrewan, Kapitulo 1, Versikulo 2. So, Jesus Christ is an expression of God's mind to us. In the life of Christ, we see God manifest in the flesh. We can see and hear God's love, God's power, God's compassion, God's justice, God's forgiveness in the person of Jesus Christ. God is the ultimate expression, the clearest word God would ever speak to us. Gani, dira nato ang makita, may baluan kung sino gira Diyos sa pagpakataon ni Kristo Jesus. And notice the opening lines of John's Gospel. And the opening lines of Genesis both begin with a sweeping word, which says, in the beginning, this is a grand disclosure of a plan that has been operating since the beginning of time and space. So, wala pa ang kalibutan. Jesus tells us that the Word has always eternally existed. Parte sa pulong nga mo si Kristo, nga mong Diyos. So, wala pa ang kalibutan. In the beginning was the Word. The beginning of what? The beginning of everything. Jesus is the eternal Word long before He was born, before He became man. Ano sa way pa yung magpakatao si Kristo, ara na siya upod sa amay. Basahan ninyo dyan sa John, the Gospel of John, chapter 17, verse 5. Before the world was, ara na si Kristo. Before Abraham was, natingala ganun yung mga Hudiyo nga, nagsiling siya nga, siya wala pa si Abraham, ara na ako, siling nila ba? Una ka pa kay Abraham, gulang ka pa kay Abraham, dugay na to yan si Abraham na nagtaliwan. Ito, humble na sa pre-existence of Christ. But even before the world was, in the beginning, Jesus Christ was there already. Jesus is the eternal Word. Long before He was born, before He became man, Jesus was the eternal Son of God before He came to earth, even before time, even before the universe began. Kita nyo na? Amoy na si Kristo. In the beginning was the Word. So wala pang tanan. In the beginning, sa ginsugura namang pulong. Ang pulong nga mo si Kristo nga mong Diyos, kaupo siya may, and the Word was with God. And the Word was God. From the beginning, He was there already. I hope that is clear enough that Jesus Christ existed before the world was. Siya pa yan na nagtuga na kay Maria and all of us na nagkakabuhi karon. So, muna makita natin sa kasulatan. Isa ka Diyos, tatlo ka persona. In the beginning, the Word was with God or with the Father. And the Word was God. John is saying here that the Word is distinct from the Father. That these are two separate persons. Kaya nakasilindira, sa ginsugura namang pulong, kagang pulong kaupod sa Diyos. Lain man ang pulong, lain man ang amay. Hindi nga, si Kristo ang muna ng amay sa lagi na nga pagtudlo. Kaya madamo sa mga passages sa scriptures nga mabasa natin, kamo nga nakabasa sini nga si Jesus na pangamuyo siya sa amay.
Nabatian man ang tingog sa may nadunduman niya sa gintugmawa ng si Ginesus ni John the Baptist. Nabatian ang tingog sa may nga nagasiling, "This is my beloved son." Tingog sa may, separate person, distinct person. "This is my beloved son." Yung ginatugmawa ni John the Baptist, "In whom I am well pleased." And the Holy Spirit, the third person of the Trinity, appeared in the form of a dove. Tatlo gi ka persona ara dira. Jesus, John here is saying that the Word is distinct from the Father, different from the Father. Two separate persons. Yet, there is a mystery, here. Amo na nga kita, ang utok natin kulang gid sa pag-angop sini. Mabudlay, masiling ka nga. Paano pagkaimus na nga isa ka Diyos at to ka persona? Hindi na namang pan. Matod, hindi nato na matungkad. Pero klaro sa Biblia nga isa lang ang Diyos. Duway na natin na pahimala. Klaro man sa Biblia nga si Kristo, matuod nga tao. Okay, clear man nila. Matuod man nga si Kristo, matuod man nga Diyos. Ara man sa Scriptures. Kaya ang pulong Diyos. Oh, klaro man sa Biblia, ang balaan ni Spirit is also the Holy Spirit. So we can conclude by those passages from the Scriptures that there is one God who revealed Himself in three persons. Yet there is a mystery here, for John also indicates that the Word is so intimately involved with the Father that their thoughts and their purposes are one. This is what Jesus said in John chapter 10, verse 30. "I and my Father are one." Hindi nga isa lang ka Diyos, kundi isa sila katrabaho. They have one mind, one purpose, one work to do. Not one and the same, but two separate persons. Kada sa ila may naiguan yung trabaho. Ang amay, amo na padala sa anak. Ang amang anak, amo ipadala sa amay, agud sa pagtubo sa aton. Kag ang Holy Spirit, nakariman siya sa paghimaya sa anak, sa paghimo siya katungdanan na sa comforter. So the great statement, "And the Word was God," hindi na nato na mabali. Hindi nato na mabali. Kagang pulong Diyos. Ha? Abi, sino makabubapas ng kamaturan? No doubt about it. May mga grupo, isan pa mga Unitarians, they deny this great truth that Jesus Christ was God. Sila nila that Jesus was a God, a small God. Not Jesus Christ was God. Sa ilaya, may gamay nga Diyos, kaya may dako nga Diyos. Diyos ay isa lang. Kaya ng Diyos nga Tuhan at mo ng dako nga Diyos, the Almighty God. The point is, there is only one God and Jesus was one. We that God and Jesus Christ was God. God exists in three persons, sharing the same divine essence. There is one God expressed in three individual persons. Got it? Nabasa mo lang nato ni sa pulong sa Diyos. Hindi niya doktrina ginimot. Alam kahit klaro sa Biblia mo. May tatlo ko persona, ara ginadaya, ara amay, anak, ara espiritu. Lay man ang amay, lay man ang anak, lay man ang espiritu. So we just have to conclude that there are three persons. Klaro man there is one God, yes. Inabaton tamay na. Hindi, kung tao lang, kung ato niya pag hindi na, imposible na nga ang anak Diyos, ang Espiritu Diyos, masiling na ikaw isa ka Diyos, hindi na mabudlay nga 200 taon nakapati lang kita sa pulong sa Ginoo. Tatlo ka persona, three persons. God existed in three persons, sharing the same divine essence, divine nature. There is one God expressed and three individual persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why, open your Bibles to this. In Genesis chapter 1, verse 26, nanong kita sa linsang Diyos dira. And God says, "Let us make man in our image, in our likeness." A plurality of persons, us, within one God. Muna ang pulong Elohim dira sa Old Testament. And God, Elohim. That is plural in form, but singular in meaning.
plural kay matatlo ka persons. Singular in meaning because there is only one God. A plurality of persons as within one God. Sa isa ka Diyos. No? This is very difficult for us to understand. But this is the truth nga ginatudlo kaglaro gitsibran kasulatan. So, masaling naton the Trinity, God Father, God Son, God the Holy Spirit is tri-unity. Tri-unity. Meaning three in one. Three in one. Tatlo, apag-isa. All you have to do is believe that. That Jesus Christ is God the Son. God the Son. Mga biyan, kabay pang nakabuli ako sa pagpatag sa inyo. Nagod, sinikit tama niya importante gid. Kaya nagasugit sa aton diri isa ka tao, isa ka apostol nga malapit sa Ginoo. Nga nakasaksi gid sa maginimo sa aton Ginoo. Kaya napamatudaan niya nga si Jesus hindi kay tao lang. Not just man, but He is God who became flesh. At one time, sa pagwalis sa aton Ginoo, gin-declare niya, gin-patawad niya sala sa mga sa isa katao. Kaya mga Fariseo nagreklamo, ano ini sa Diyos? Nga makapatawad siya sa sala? Kay Diyos mo lang makapatawad sa sala. Sila, eh, magpati nga si Kristo Diyos mo. But it's true why He was able to forgive sins because He is God manifested in the flesh. That's why He was able to do that. Kaya ginano ini, gininabot siya sa mga Diyo, nga patyon siya, tungkol kay siya nga tao nagapaka-Diyos. Pero matuod, gid, tamo na, nga ginbayaan sang anak ang himaya. Tungod sa yaguma sa ato. Patahom niya itong istorya nga ginsugod na kon sa inyo, parte sa itong hari. Nga nahigumaan niya yan itong babae, a peasant woman. Apang hindi man niya mapilit. Nga naginhimo niya nag-sulob siya sa dagway sa isa ka-imol na tao. Agod lamang nga mawin niya ang gugma sa itong babae. Kaya ang babae man makatuon sa pagigugma sa iya. Kakamoy nang ginhimo sa anak sa Diyos. Tungod sa niya dakong gugma sa ato. He became flesh. He left heaven's glory. And became human. Because He loved us so much. Dili lang anay kita. Ang Ginoo magpakamayagit sa aton nga pagtuon karong adlaw.